po yan. At sabi nga nila, oh, yung mga congressman, sabi nga nila, oh, ipatay na yung PI. Hindi ba? Binawi na nga, hindi na matutuloy. Ba't hindi pa rin humihinto ang Senado sa pagbanat sa amin? So yung PI po ay namatay na po. Rest in peace. Sana po sa susunod na magkaroon ng People's Initiative, talagang dapat nanggaling sa tao, hindi sa mga politiko. At sana ang gumalaw. Sana Diyos na ang gumalaw para mapalitan yung mga palpak na provision ng konstitusyon noong 1987. Ito ha, play natin. Itong charter change. Yung mga gusto daw bumawi, yung babawiin yung inyong mga pirma. O kasi di ba sinabi na ang hirap-hirap daw pala ng proseso para sa pagbawi ng pirma. Pero mukhang inayos na nila. May paglilinaw ang COMELEC sa proseso ng pagbawi ng pirma kaugnay ng People's Initiative na unang pinunan ng mga senador na tila pahirapan daw. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hanggang ngayon, wala pa rin daw nagsusumite sa COMELEC ng signature withdrawal form na para sa mga gustong bawiin ang pirma nila sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kanina, nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na optional lang ang pagbibigay ng dahilan ng pagbawi ng pirma at tatanggapin pa rin nila ang form kahit walang dahilang nakasulat. Ilang senador kasi ang pumuna kung bakit ginagawang komplikado raw ang form. Ang grupong bayan gumawa na rin ng bersyon ng signature withdrawal form. Pero ayon kay Garcia, mas mainam gamitin ang formula sa COMELEC dahil hindi na ito kailangang inotaryo. Sabi ni Senador Nancy Binay, patunay lang ang withdrawal forms ng COMELEC na may saysay ang mga pagdinig ng Senado ukol sa People's Initiative. Hindi magkakaroon ng ganyang form kung hindi lumabas dun sa hearing na apparently wala palang proseso dun sa pag-withdraw. Hindi waste of time yung hearing. Hindi naman waste of time talaga yung hearing kasi na-expose dun sa hearing kung sino itong mga congressman na nagpasimuno niyan. Katulad sa Davao, sinasabi na si Migs Nograles. Sa Bicol, lumabas din yung Ako Bicol. Yun? O, lumabas din yun. Tapos sa iba pang mga lumabas din na mayroong kinalaman si Speaker. At lalo na dahil nga doon, si Marcoleta, inaantay na natin yung kanyang personal call for the removal or stepping down request nung Speaker of the House. Pero syempre, sasabihin nyo na, teka, who's gonna prove it? O, hindi pa naman napuprove yan. Senate pa lang ang nagbibigay niyan, pero hindi pa naman final yan. Hindi na naman sasabihin ni Marcoleta dyan, di ba? So, according to their story, si Speaker, so magkakandak din ng Congress ng sarili naming investigasyon. And pag nakita namin na talagang sangkot ang Speaker namin dito, talagang I will call for the resignation. May ganun pa yan. Sigurado may ganun yan, mga bossing. Manila now del Sur Representative Zia Alonto Adyong, dapat nang itigil ng Senado ang pagdinig, lalo ngayong may withdrawal form na. Lumabas na rin ng COMELEC and Bank na nagpo-provide sila ng avenue for any of those who signed their signatures, affixed their signatures in the petition to withdraw their signatures. Suspended nga po yung pag-uusap regarding all the initiatives connected with the PI. Salamat po, Pinoy Dad 08. 1-1. Maraming salamat sa iyong support. Mabuhay ka. Ay. So we don't see any reason why they have to continue on investigating ang appeal natin sa ating mga kasamahan sa Senado na ihinto na po yung investigation. Ayon kay Senadora Aimee Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado, lalo't may mga bagong pangalan pa raw kasing lumulutang. Kailangan may managutan. Sino ba pasimuno rito? Kasi kung sinasabi may ginagamit ang pondo ng pamahalaan, syempre may accountability yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. So, kasi nga, nire-request ng mga congressman na itigil nyo naman na yan, Senate. Ito na nga, hininto na nga, oh. Itigil nyo naman na bakit, Congress, para hindi malaman kung gano'n ko kayo kaloko-loko dyan. Para sa akin, tama, ituloy yan. Para talagang mas lalong madiin at mapakita yung mga kalokohan ninyo dyan sa Kongreso. You can do the same thing for the Senate. Di mag-conduct ni kayo ng
congressional inquiry para mag-mudsling sa Senate. Eh, sinasabi ko, kapag ka kayo, nahipaglaro kayo sa laro ng pasikatan, hindi kayo mananalo sa Senado. Binoto yan ng buong Pilipinas. Kayo, binoto lang kayo ng mga ano ninyo. Binoto lang kayo ng mga constituents nyo. At nagkakampi-kampi lang kayo dyan. Madami lang kayong numero. Nagkakampi-kampi kayo. Pero hindi kayo kasing lakas ng 24 ng senador na ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Kasi kapag ka ang isang tao ay kumampi sa kanya yung mga botante, wala na kayong silbi. O ganyan yan. So ayaw na ng Congress ituloy. Pero sabi nga ni Aimee, no, kailangan meron lumabas na accountable. Ako naniniwala ako doon na tama. Dapat merong mapanagot dyan sa issue na yan ng PI na yan. Dapat. So para sa akin, Aimee, tama yung sinabi mo na yun. Pero may kasalanan ka dyan sa AKAP, ha. Kung usapang PI ang pinag-uusapan natin, Aimee, okay ako sa iyo dyan. Bilib ako sa iyo dyan. O, pero yung usapang AKAP, medyo delicates ka sa akin dyan. O, masaya ako dahil talagang hindi tinitigilan ni Aimee ito. At if this is Aimee's way para makabawi sa sambayanan sa kanyang katamaran, eh, magsipag siya dito sa hearing na to at mapanagot, ma-expose. Yung mga ano na yan, Spice Boys na yan. Sa kamara na nagpasimuno, spearhead na itong People's Initiative na to, eh maganda yan. Very good ka dyan, Aimee, ha? Very good. Pero hindi ka very good doon sa isang balita natin, ha? Hindi ka very good doon. Oh, ano pa? Ano pa? Oh. Oh, ito. Ay, grabe. Maganda itong balita na ito, ha? Maganda itong balita na ito. O, oh, Bongbong Marcos. O, oh, meron siyang andang gustong mangyari. Oh, submarine cable network sa Pilipinas, ilulunsad para mapabilis ang internet. Sana naman. Oh, sana naman. Eh, para naman itong ating mga manonood, hindi nagsasabi laging lag ka, Boss Dada. Chappy ka, chappy, chabi. Oh, chabi ka, Dada. O kaya dapat, mga bossing, ito, suportahan natin, ha, itong proyekto na ito ng pamahalaan. Itong submarine cable network at sana matalaga namang mapabilis na ang internet sa Pilipinas. Tayo ang may pinakabulok na internet sa Pilipinas. Alam mo ba, pagka yung mga taga-China daw ay nagpo-proxy, gumagamit sila ng mga proxy, yung mga paid na mga proxy, ano, sa internet, o para makapag-browse sila ng mga YouPorn, yung red porn, ganyan, ng Facebook, kasi walang Facebook sa China, eh. Mamimili ka kasi ng bansa kung saan ka, ano, kung saan ka didikit, kung Singapore, Japan, ganyan. Pag Philippines daw, wala daw. Sa Philippines daw, makakapag-internet ka. Makakapasok ka sa mga sites na prohibited sa China. Pero kapag hindi naman daw umaandar dahil sa sobrang bagal ng internet natin. So ito, sana BBBM, maging magkatotoo ito at maging maganda ang ano nito, ang magiging resulta dito sa atin at mabilis na tayong napapanood ng buong Pilipinas. Oh, at sana buong Pilipinas magkaroon na ng internet para wala nang mabudol yung mga mainstream media pagdating sa pagpopropaganda. Yeah, BPN. Sorry. Oh, BPN. Pag nag-BPN ka. Oh, kasi di ba katulad dyan sa mga kumpanya, meron kayong mga network na mga secured. Ginagawa nyo, nag-BPN kayo para maka-access kayo ng mga prohibited sites. Oh, ganyan, minsan namimili ka ng backbone. Saan ka kukonect? Dito ba? Sa ano? Sa Japan, sa US, Singapore, ganyan. Oh, yun yung. Oh, dito sa Russia. Oh, pag di kami naka-VPN, no FB, no Messenger. True. Oh, ganun yan. Oh, kasi usong-uso na yan ngayon, mga bossing. Para hindi nila maano, hindi nila malaman pag kaniran nila yung ano, yung IP address mo, hindi nila makikita na, uy, wala sa Pilipinas ko. Nasa Singapore. Ayan. Ani Pangulong Bongbong Marcos sa pagulunsad ng bagong underwater submarine cable network ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito para matuldukan ang digital divide o yung hindi pantay na access sa digital technology. Bunsod ito ng mahina o kawalan ng internet connection. Sa pamagitan ng Philippine Domestic Submarine Cable Network, mapapabilis ang internet saan mang panig ng bansa.
Ito ang pinakamahabang fiber cable na daraan sa ilalim ng dagat mula Luzon hanggang Mindanao. May haba itong 2,500 kilometers. Kumpiyansa si PBBM na makatutulong ito sa digitalization ng gobyerno para mapabilis ang mga transaksyon. Makahihikayat din daw ito ng mga negosyong may kinalaman sa teknolohiya. Fairness advocate kasi talaga si PBBM ng technology. Sabi niya ano daw siya geek daw siya, o nerd daw siya. Mahilig siya sa technology. Actually gusto nga daw niya maging scientist yun yung sinasabi ng mga interviews niya before. And gusto niya talaga i-automate yung lahat ng mga government agencies sa Pilipinas kasi nga mas madali daw yun. And alam naman natin sobrang bagal talaga ng internet natin dito. At sinabi naman niya yun na kahit nung mga kampanya pa, pag tinatanong siya, nai-interview siya, yun talaga isa sa mga masasabi nating gustong-gusto niyang gawin. Yung mapalaganap ang internet sa buong Pilipinas at mapabilis yung serbisyo ng internet. Continue to pursue measures towards providing the Filipino people with reliable and affordable internet services, which will enable us to improve our standing in the world in terms of broadband and mobile internet speed and coverage. Alam nyo, sobrang galing ng mga Pilipino, mga boss. Ha? Sobrang galing ng mga Pilipino kung magkakaroon ng internet sa buong bansa. As in, mula Apari hanggang Cubao. Mula Apari hanggang Hulo, magkaroon ng internet. Nako, mga bossing. Talaga naman, sa galing ng mga Pilipino, mas marami pa tayong mga talent sa mga malalayong probinsya ng Pilipinas na makikita. Oh, apakahusay niyan. Kaya sana magkatotoo yan. No? Para hindi na natin kailangan pang bumili nung kay Elon Musk. Yung meron si Banat Bay nun, ang mahal-mahal nun eh. Yung Starlink, ang mahal nun. Parang aparato pa lang, 40,000 na yata. Oh, grabe. Para mapabilis ang pagbablog. Siyempre, para din na, no, malay mo, may mga mauhusay na mga online sellers sa Visayas at Mindanao na hindi nararating ng ano ng internet o yung kanilang mga produkto. Limbawa, sibuyas, mga manok, mga baka. O may popost nila, oh, looking for manok. Marami kami dito sa Kidapawan. Ganyan. Oh, looking for sibuyas. Madami kami dito sa ganitong barangay sa Isabela. O di ba, at least alam na natin, uy, marami daw doon tayo bumili. Somewhat, malaki ang may tutulong talaga nitong ano na to, nitong pagbilis ng internet. Yan talaga problema natin eh. Kahit sa mga gobyerno, punta ka sa LTO. Share offline po eh. Share offline po. Balik na lang kayo bukas. Sobrang daming nasasayang na oras dahil sa hayop na offline na yan. Nung nakaraan nga eh, kukuha ako ng padala sa Cebuana Luwilier. Sabi sa akin nung guard, may kukunin po kayong padala. Oo, local po ba o international? International. Ah, ganun? O, bumalik ka na lang bukas kasi offline po. Oo, puro offline. Kaya, yari.